Hey guys, so today pag-uusapan natin dito how to earn dito kay Coins.ph. Meron tayo ditong balance how I earn 22k. So gumagalaw yan kasi meron tayong mga holdings dyan. Gagamitan natin dito ng moving average. Sa 1 hour time frame, ipapakita ko dito yung pinaka strategy ko. Sa spot trading, kailangan mo ng patience guys, no? And hope this video helps guys. Pag-uusapan natin yung indicator na ginagamit ko dito, how I earn. Pag-uusapan din natin dito guys yung strategy ko for the beginners guys, no? Pero before tayo dito mag-start, kung hindi nyo pa na-like itong video na to, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel. So itong video natin guys today is that more on the feedbacks from the community, no? So sa mga nagtatanong, hope this video helps. As well as refresher guys, no, kasi sobrang tagal na rin natin na binigyan to ng perspective. Kung matagal na kayo sa ating YouTube channel, meron tayong mga videos dyan about this application guys, no? So please consider this as refresher. Sa mga nagtatanong, hope you get some ideas dito, additional reference guys, no? And this doesn't qualify as an investment or financial advice. I hope you have risk management dito, napaka-importante yan, no? So punta muna tayo dito guys sa ating dashboard. Feel free to comment kung gusto nyo sa cellphone naman guys, no? So this is only from community feedback. Meron tayo ditong total balance na 21,975 and gumagalaw siya kasi meron tayo ditong mga holdings, no? So previously I think nasa 19k din to, pero yun, papakita ko yung pinaka-example dito guys why I earn dito na more or less nasa 3k, no? So punta muna tayo dito sa pinaka-pro mode dito. So select natin to, open new tab ko lang, and then puntahan natin to. So ito yung pinaka-dashboard guys, no? So gagamitan natin dito guys na moving average tapos 1 hour time frame. Ipapakita ko din dito guys yung pinaka-basis or pinaka-proof ko how I earn, no? And then dito sa pinaka-taas, search muna natin dito guys. Lipat ko lang yung camera natin. Ayan. So ayan, makikita natin dito guys, ito yung pinaka-user interface, no? Makikita natin dito yung order book na kung saan ito yung place nung mga nagbebenta, naka-limit order. Sa baba naman, ito yung pinaka-buy order book, no? So kung gusto mo ibenta kaagad, pwede mo dito i-select itong pinaka-unang row dito. So pwede mo ibenta dyan kaagad. Kung gusto mo naman na i-limit order lang siya, kung sa tingin mo is bababa yung presyo, pwede mo silipin dito guys, no? Sa gilid. So for example, 54.97, gusto mo mag-limit order ng buy dyan sa area na yan, pwede mo naman na ilagay lang dito sa pinaka price, no? So lagay mo lang siya dito, for example 54.89. So edit mo lang siya dito and mapupunta na siya dito sa pinaka buy order book, no? Kung sakali na bumaba yung presyo, that's the time na matitrigger at makakabili ka, no? So sa market order guys, if ever na gusto mo na siyang mabili kaagad, automatic makakabili ka kaagad dito, pero yung fees medyo mataas lang. Ang karamihan pinaka-recommended as a on my end is that yung limit order, no, kung hindi ka naman nagmamadali, kung gusto mo siya na i-set up lang, no. So stop limit naman kung sakali na gusto mong magkaroon ng pinaka stop trigger dito. So dalawa yung ilalagay mo. So sa stop trigger naman guys, so say for example, maglalagay ka dito ng trigger if ever na tamaan yung trigger na yon, mapupunta sa order book, and then yung pinaka price, yun yung pinaka presyo na kung saan doon siya magkakaroon ng buying, no, or doon siya magti-trigger as buy order, no. So the stop will only trigger to place yung price na inilagay mo dito sa order book, no. And then pagkatapos nyan, if ever na tamaan itong price na inilagay mo, magkakaroon ka na dito ng pinaka-crypto assets mo, no? So simple as that. And balik tayo dito guys sa limit order. So sa limit order naman, tapos sa sell side, kung gusto mo naman siya ibenta sa mas mataas, for example, nabili mo ng 54, bibenta mo siya ng 57. So isiset mo lang siya dito guys, no? For example, 57. Ayan. And mapiplace na siya dito sa order book. So if pumunta yung price action sa 57, that's the time na magkakaroon ka ng profits mo. Binili mo ng 54, binenta mo ng 57, no? Meron ako ditong example guys, how I earn gamit yung moving average. Meron tayo ditong mga indicator tapos moving average, no? So gagamitan lang natin siya ng isang moving average. So say for example, I have MIM dito, MIM PHP. Ayan. We have trade history dito, 1.639 yung pinaka-buying ko. Ayan, 1.639. Tapos naibenta ko siya ng 2 pesos guys, no?
So, gamitan natin siya ng pinaka-moving average. Punta tayo dito. Tapos, tanggalin muna natin to. Pwede nating i-hide. Tapos, dito sa pinaka-time frame, guys, normally, daily, no? So, pwede mo palitan yan, 1-hour time frame. Ayan, pagkatapos nyan, meron ditong moving average 100. Punta ka lang dito, tapos, click mo itong settings. So, sinili ko lang yung 3 dots, tapos yung settings. And then, pagkatapos nyan, punta ko sa inputs, yung length, 100. And then, yung style, pwede kong palitan, for example, kulay puti. And then, yung pinaka-kapal niya, yung thickness, pwede ko naman siya dito palitan. For example, ito. And then, tap okay lang. So, ito yung pinaka-structure, guys, no, nung price actions. Ito is with meme, PHP. Additional disclaimer, guys, ito is just for ideas lang, no, as mentioned kanina. It does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some ideas dito, guys. And especially dun sa mga nagtatanong, no, na itong video na to will acknowledge yung questions nyo dito, no. So, this is the example ng something like a swing trade. Kasi moving average 100 yung gamit natin dito, tapos naka 1-hour time frame, no. Ito yung pinaka-structure ng price action. Pinaka-confirmation ko dito, guys, ng pinaka-buy low is that yung moving average crossover, no, between price action na kung saan ang moving average ay nagiging support, no. So, itago muna natin to para hindi masyadong magulo. Ayan. So, if we can take a look dito, guys, tumama siya dito sa kulay puti tapos umangat, no. Ito yung moving average 100. And then, pagkatapos niya tamaan ito is that umangat yung price actions, no. Moving average 100 is acting now as support. So, if we can take a look dito, guys. So, lagyan lang natin ng pinaka legends dito. Itong area na to, ito yung naging buying ko, guys. No. So, ayan, 1.639. Ayan yung area na yan. So, after tamaan yan, nagkaroon ako dito ng pinaka buying order. So, 1.639. And then, meron ako dito ang pinaka PHP. Mapupunta siya dito. For example, ganito pala yung pinaka-structure, no? Since meron tayo ditong moving average, nandito nakatutok yung moving average sa area na yan, dyan ako nag-limit order, no? So, 1.639. Tapos, kung magkano PHP yung gagamitin ko. And then, after that, I set this buy order. Mapupunta siya dito. And if ever na, magkaroon ng trigger, nagkaroon ng retracements, is that mabibili yon. And then, tumaas yung price actions dito. Nabenta ko siya ng 2, no? So, bakit sa 2 ko siya nabenta? Isa sa nakikita ko kasi dito is that yung resistance, no? And for me, profits is profits. And pagkatapos niyan, I have profits dito if we can take a look, guys, no? So, if i-calculate natin to. So, say for example, nabili ko siya ng 1.639, tapos ito yung piraso, guys, no? Ito yung nabili ko in total na piraso. Ita times ko lang to times 1,875 is equal to ito. Ito yung ginamit ko, 3,073. And then ito yung pinaka total, no, nung naibenta natin siya ng DOS, no? So for example, meron tayo ditong calculate natin yung profits natin. So 3,750 minus yung 3073.125 yung halaga nung binili natin nung nasa 1.639 pesos pa lang yung meme. So for example, 3073.125. So ito yung naging profits natin, guys, no. 676. So simple as that, that's the concept nung buy low, sell high, no, gamit yung moving average. So, say for example, meron ka na ditong total. Ito, as mentioned kanina, ang trading is very risky pag wala kang pinaka-proper setups. Patience is very important. Experience is very important, guys, no? So, much better to have experience, cross-validate pa rin sa charts, no? So, for example, I have 3,750 na. Maghanap lang ako dito, guys, ulit. So, susort ko lang dito sa taas. So, say for example, itong change. And hanap ako dito nung price actions na yung structure niya is that yung moving average is pointing to the upside. So, say for example, ganito pala yung pinaka-structure. Ito, magandang risk to reward ito, no? Itong pag-crossover dito. Tapos, accumulation pa lang yung pinaka
structure niya. So, for example, hanap ako dito. So, medyo time consuming lang siya kasi isa-isahin mo siya, no? So, for me, I think it's worth it naman. But, yeah, for example, hanap tayo dito. Ito si BNB naman. Ayan, if we can take a look. Kakatapos niya lang dito sa gantong structure. And sa mga ganito, if 1 hour time frame ka, this is, for me, this is good, no? Kasi meron siya dito pinaka-accumulation tapos umangat na siya ngayon. Hanap tayo dito ng iba. For example, itong si AlphaHP, ayan. So, for example, ito naman. So, ito yung pinastructure niya sa 1 hour time frame. Pwede rin natin i-check yung price action sa daily kung ano yung structure niya. So, ayan, if we can take a look din dito, guys, meron din pala tayong volume, no? Quick explain ko lang to. So yung volume, guys, isa din sa mga indicator just to observe kung meron bang pinaka-buying pressure, no? Meron tayong tinatawag na divergence if ever napababa yung price action, pero yung volume niya is pataas, that's the time na meron ditong pinaka-buying pressure and merong bullish divergence na tinatawag, no? So dito alt PHP, ito yung pinastructure niya sa daily time frame. So let's take a look sa 1 hour time frame. Ito yung structure niya. Yeah, always check yung pinaka-volume, guys, kasi ito walang masyadong pinaka-volume. Pero yung price actions or moving averages that confirming dito sa 1 hour. And please be mindful na lang din dito, no? And dito pala, guys, for example, gusto mo siya na ilagay dito sa favorites. Ayan. So select mo lang siya dito, no? Itong star na to. So click mo lang yung star. Ayan. Pag nag-blue na siya, that's the time na ma-add siya dito sa favorites, no? Para hindi masyadong crowded and organized yung pairing dito, no? So, dito naman, itong mga stable coin na to, pwede naman sana ito, no? For example, set up tayo dito ng 54.9 na limit order, tapos benta natin siya ng 56.57, no? Pero kailangan kasi din dito na you have enough USDT or PHP para magka-profits ka, no? Kasi yung pinaka-fluctuations niya dito is that more or less around 2%, 3%. Or 5%, no? But ito is hindi din masyadong bumabagsak, hindi din masyadong tumataas, no? So meron din ditong tricks na if you want to buy and sell, set ka lang 55 tapos benta mo siya 57 and rinse and repeat, no? So may mga ganyang setup, but as mentioned, kailangan mo ng pinaka USDT dito, enough USDT just to take advantage yung pinaka fluctuations, no? And please consider as well ng fees dito kasi ito is local exchange and there's some liquidity na kailangan for the fees na mas malower, no? Yeah, feel free to comment kung gusto niyo naman sa cellphone. At doon sa mga nagtatanong, hope this video helps. Hope I acknowledge your questions and feedbacks dito, guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.